Mahal na mga kapwa-aktivista sa Cordillera. Malugod akong nagpapaabot ng makabayang pagbati at pakikisa sa pamunuan at kasapian ng anak bayan, Cordillera. Sa okasyon na ika-8 kongreso nito sa Nobyembre 30, sa lungsod ng Baguio, kasabay ng ika-23 anibersaryo ng anak bayan at ika-57 anibersaryo ng pagkakatatag ng kabataang makabayan. Maraming salamat sa inyong panyaya sa akin na maging susing tagapagsalita para sa pagbubukas ng inyong kongreso, sa inyong pagkilala sa aking mangambag sa kilusang kabataan at kabuuan ng kilusang masa ng mamamayang Pilipino, at sa inyong pagturing sa mangambag na ito bilang inspirasyon para sa kabataan ng Cordillera. Sa inyong rehiyon, bumangon at lumakas ang kabataang makabayan at iba pang pambansa demokratikong puwersa sa dekada ng mga 1960. Ang Cordillera ay gulugod ng Hilagang Luzon at naging basiko sa pagsisiyas at sa kalagayan ng Hilagang Luzon noong 1969, at naging lunsaran ko rin ng maraming beses para umabot ako sa Ilocos o sa Cagayan Valley nang nag-umpisa ng sandatang pakikibaka noong 1969. Kasama ako sa mga naunang pagpupunyagi na magtayo ng mga puwersang revolusyonaryo sa Cordillera, nang nagpataw ng batas militar at pasistang diktadura si Marcos sa sambayang Pilipino, naging baluarte ng mga puwersang revolusyonaryo ang Cordillera para ipaglaban ng pambansang kalayaan at demokrasya. Pulang saludo sa inyo, taglay ninyo ang maniningning ng mga tagumpay at aral ng makasaysayang paglaban ng kaigurutan sa diktadurang Marcos. Natitiyak kong lalaban kayo ng may bayong lakas loob at husay ngayong hinahamon kayo ng terorismo ng Estado sa ilalim ng rehimeng Duterte na taksil, tirano, mamamatay tao, mandarambong at manggagadyo. Napakatindi ngayon ang krisis ng malakolonyal at malapyudal na nag-aaring sistema dahil sa mga dambuhalang krimen ni Duterte, lalo ng napandarambong sa pundo ng bayan at labis-labis na pagwawaldas sa pamamagitan ng mga kampanya ng militar ng pagsupil. Lalo pang lumala ang krisis ng isinabatas ang terorismo ng Estado at binigyan ng napakalaking budget ang National Task Force, ELCAC, at pinagnakawan ni Duterte ang pondong nakalaan para sa paglaban sa pandemya at para sa ayuda sa milyon-milyong mamamayan na nawalan ng hanap buhay. Napapanahon, wasto at angkop ang inyong tema. Tibayan ng hanay, si Tutoreda lumaban, itisangot pandemya kintiranya. Kabataan, buong tatag na manindigan, buong lakas na lumaban. Dapat tayong lahat magalit na kung kailan tayo sinasalanta ng pandemya dahil sa nagpapasok si Duterte ng kalahating milyong Chinong turista magmula December na 2019 hanggang Marso 2020, ginawang pagkakataon ni Duterte na paigtingin ang kanyang pangapi at pagsasamantala sa sambayan ng Pilipino. Mula 1902 hanggang Hunyo 2016, ang naipon ng utang ng Pilipinas ay 5.9 trillion pesos. Sa loob ng 5 taon lamang, dinoble ni Duterte ang utang hanggang 11.9 trillion pesos noong Setyembre 2021. Bangkarote ang ekonomiya ng Pilipinas at ang reaksyonaryong gobyerno. Patuloy mabilis na paglaki ng utang dahil sa malalaking deficit ng budget ng gobyerno at sa kalakalan. Bumabagsak ang halalan ng mga iniluluwas na hilaw na sangkap at pabagsak din ang kita ng mga overseas contract workers. Sa kabila nito, pataas ang halaga ng mga inaangkat na mga yaring produkto. Dapat tibayan ng hanay, buong tatag na manindigan at buong lakas na lumaban hanggang matanggal sa kapangyarihan ng salot na rehimeng Duterte, hanggang maparusahan si Duterte at mga kasabwat. Huwag payagan na gamitin ang halalang 2022 para ilagan niya ang kanyang mga kriminal na pananagutan sa paglabag sa mga karapatang tao at sa napakaraming kaso ng pandarambong. Balak niyang dayahin ng halalan
at gawing presidente si Bongbong Marcos o Bongo na presidente, vice-presidente ang anak niyang Sara at senador naman siya. Kawawa ang sambay ng Pilipino kung may pipilit ni Duterte ang pandaraya niya sa eleksyon. Kung mangyari ito, dapat bumalikwas agad ang sambay ng Pilipino para pigilin ang pag-upo sa kapangyarihan ng mga halimaw na katulad ni Ferdinand Marcos at Rodrigo Duterte. Nakayanan ng bayan na ibagsak si Marcos noong 1986, dapat mas madaling labanan si Duterte na ngayon pa lang ay umatras na sa mas mababang posisyon at binibigyang daan si Bongo o Bongbong Marcos bilang kapalit niya. Walang maniniwala na mananalo sa malinis na eleksyon ang utusan ng tiranong isinusuka na ng bayan o ang anak ng isang diktador na tinawag mismo ni Duterte na drogista. Kung sakasakaling magagamit pa rin ni Duterte ang kapwa niyang mga pasista sa militar at pulisya para iluglok sa pangyarihan si Bongo o Bongbong Marcos, tiyak na babalikwas ang sambay ng Pilipino sa anyo ng mga higanteng masang protesta. Iba yung lalakas din ng armadong revolusyon. Titindi ang digmang bayan para sa demokratikong revolusyon ng bayan. Ang buong Pilipinas ay parang kugong tuyong-tuyo na madaling lumiyab dahil sa mga kasuklam-suklam na mga krimen ni Duterte at kanyang militar at dahil sa labis na paglubha ng krisis ng nagharing sistema. Mabilis na lumala ang krisis ng bulok na nagharing sistema at mabilis ang panghihina ng rehimeng Duterte. Sa kabila nito, mabilis ang paglakas ng legal na demokratikong puwersa tulad ng anak bayan at ganun din ang pagsulong ng mga puwersa ng armadong revolusyon. Tungkulin ninyong itaguyod at ipatupad ang mga pambansa at demokratikong karapatan. At kung pinigil kayo ng terorismo ng Estado, hindi ninyo problemang mamundok dahil nasa kabundukan na kayo ng Cordillera at sa lahat ng probinsya nito ay may mga larangang guerrilla na. Habang may espasyo kayo para sikaping itaguyod at ipatupad ang mga pambansa at demokratikong karapatan, gawin ang lahat na magagawa ninyo upang ipaliwanag ang mga mahalagang issue at himukin ang kabataan sa wastong posisyon. Organisahin sila upang magkaroon sila ng pagkakaisa at lakas ng paninindigan at pakilusin sila para sabihan ang mga kinaukulan ang dapat gawin alinsunod sa mga pangangailangan at demanda ng kabataan at sambay ng Pilipino. Dahil sa patuloy na pamamayagpak ng terorismo ng Estado, dapat iba yung magpalakas sa pamamagitan ng panghihikayat, pag-organisa at mobilisasyon kasabay ng pagiging mapagmatsyag, paglilihim ng hindi dapat malaman ng kaaway at kahandang tumawid sa larangan ng revolusyonaryong pagkilos. Laging nangangailangan ang revolusyon ng mas marami pang kabataang may kahandaan at kasanayan sa wastong ideolohiya, politika at organisasyon. Mayaman ang karanasan ng mamamayang kordilyera sa tradisyon ng mga mandirigma ng mga tribo sa matagalang pagpigil sa pananakop ng kolonyalismong Espanyol. Sa paglahok sa lumang demokratikong revolusyon laban sa Espanya at Estados Unidos, sa paglaban sa okupasyon ng Hapon, paglipol ng 100,000 sa 150,000 sundalong Hapones na tinipon ni Yamashita at sa pagbubuo ng mga puwersang revolusyonaryo sa mga larangang guerrilla sa bagong demokratikong revolusyon. Malaking iniambag ng mga mamamayan ng Cordillera sa pagsulong ng revolusyonaryong Pilipino at pagiging tampok nito bilang isa sa mga nangungunang kilusang revolusyon sa buong daigdig, kasabay ng revolusyong Pilipino ang maraming pakikibakang masa para sa pambansang kalayaan, demokrasya at sosyalismo. Ang mga ito ay bunga ng mabilis na paglubha ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista. Sa kasalukuyan, itinuturing ang revolusyong Pilipino na tagadala ng sulo ng pandaigdigang revolusyong proletaryo. Mabuhay ang anak bayan Cordillera, isulong ang revolusyong Pilipino, mabuhay ang sambayanang Pilipino.